Resign to live longer. Ito ang babala ni Ozamie City Police Chief Jovy Espinido sa mga politikong sangkot ni Mano sa kalakaran ng illegal na droga sa lilipatan niyang lugar. Maliban sa kanila, target din daw niya ngayon ang mga pulis na naging hitman di Mano ng mga paruhinog. Magdadalawang linggo matapos ang madugong raid sa compound ng mga paruhinog, sinuyod itong muli ng PNP Internal Affairs Service. Live mula sa Ozamie City, may report si Rida Reyes. Rida? Jessica, muling nag-ikot kanina ang PNP Internal Affairs Service Region 10 sa compound kung saan naganap ang madugong raid. Nito, may dalawang linggo na ang nakakalipas. Ito'y bahagi raw ng kanilang isinasagawang investigasyon sa naganap na raid na yan. Hiling naman ng mga kaanak ng pamilya paruhinog, sana raw ay maging patas ang isasagawang investigasyon ng pulisya. For anti-illegal drugs operation is presented to Police Chief Inspector Jovy Espinido. Matapos parangalan kahapon sa Camp Krami para sa kanyang kontribusyon sa kampanya kontra droga ng operasyon, nagpunta naman sa tanggapan ng Department of Justice kanina si Ozamie City Police Chief Jovy Espinido. Ito'y para hingin ang affidavit of complaint kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya at sa walo pang Ozamie Police na kasama sa raid laban sa Umanoy Martillo Gang noong Hunyo. Natanong siya tungkol sa sinabi ni PNP Chief Bato de la Rosa na posible siyang madestino sa ibang lugar. Sa Ozamie at Albuera, Leyte, kung saan siya dating nadestino, nasawi ang ilang pinangalanan ng Pangulo na di umano'y narco-politicians. Kung saan ako ilagay doon, resign na lang. Kung involved, sinong involved na mayor, mag-resign na lang. Yun yung warning mo na sa mga, kung saan ka malilipat, kung sino involved na mayor, mag-resign na. Yan. Bakit sir? Bakit sila kailangan mag-resign? Para humaba pang buhay ba? Kahapon, sinabi ni Pangulong Duterte na may 2 milyong pisong patong sa ulo ang mga pulis na nagsilbi umanong gunman ng mga paruhinog. Sabi ni Espinido, pagbalik niya sa Ozamie, aalamin niya ang mga pulis na tinutukoy ng Pangulo. Tiniyak naman niyang hindi sa termino niya nangyari ang sinasabi ng Pangulo. Siguro naka-identify niyo yung pinalitan natin na hippie. Bago man tayo doon, kausap ko na sila. Siyempre, wala na yun sila. First time ko na na-assign sa Mindanao. Kanina, muling sinuyod ng PNP Internal Affairs Service Region 10 ang compound ng mga paruhinog. Bahagi raw ito ng hiwalay na investigasyon na isinasagawa ng PNP kaugnay ng raid. Ibabase po kasi natin yan sa ebidensyang nakilatag at matatanggap natin. Opo, at ang parameters po natin dyan, yung police operational procedure. Kung may violation po sa POP, re-recommenda natin para sampahan sila ng kaso. Hiningan din ng salaysayang ilang kaanak ng mga paruhinog. Nangako ang mga kaanak na mga paruhinog na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Sana magkaroon talaga ng malinaw na investigation. Gayun din ang ilang kapitbahay na nakasaksi sa raid gaya nina alias Cesar at alias Angie na eksklusibong nagkwento sa GMA News ng kanilang mga nasaksihan. Nauna nang sinabi ng Ozamie Police, walang irregularidad sa isinagawang raid taliwas sa sinasabi ng kampo ng mga paruhinog na nagkaroon umano ng overkill sa operasyon at may pagtatanim pa di umano ng ebidensya. Lumabas naman sa record ng Firearms and Explosives Office na sa 14 na lisensyadong armas ni Mayor Reynaldo Paruhinog Sr., 13 lamang ang kanyang i-turn over noong nakaraang taon. May isang hindi pa na ibabalik. Inaalam pa kung may permit o wala ang 9 na baril na nakuha sa operasyon. May 2 baril din daw na nakapangalan kay Reynaldo Paruhinog Jr. Pero vine-verify pa ito. Inaalam din ang pwedeng liability pati na ng mga opisyal ng barangay na nagsoli na humigit kumulang 300 mga baril na galing daw sa mga paruhinog. So soon we could provide CIDG para mapabilis din ang investigation na ito. Samantala, magdadalawang linggo na mula ang madugong raid pero hindi pa rin naililibing ang 5 miyembro ng paruhinog na kasama sa mga nasawi sa raid. Hinihintay pa raw kasi kung pagbibigyan ng Ozamie RTC Branch 15 at Branch 35 ang hiling ng nakakulong na sina Vice Mayor Nova Princess Paruhinog at kapatid niyang si Reynaldo Jr. na makadalo sa huling araw ng burol at sa libing sa darating na Lunes.
Jessica, marami pa sana tayong gustong itanong dito kay Ozamin City Police Chief Jovie Espinido, pero sa impormasyong ating natanggap, siya raw ay nasa Maynila pa at hindi pa nakakabalik dito sa Ozamin City. Samantala, bukas naman ay posibleng malaman na ang magiging pasya ng Ozamin City RTC tungkol naman dito sa hiling ni Vice Mayor Nova Princess at ng kanyang kapatid na mapayagan na makauwi dito sa Ozamin sa Linggo para makadalo doon sa huling araw ng burol at sa libing ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Jessica. Rita, in the meantime, kamusta ang Ozamin City, yung maoperasyon ng City Hall? Namatay yung kanilang mayor, nakakulong yung kanilang vice mayor, yung mga paruhinog na dati talagang makapangyarihan dyan, suddenly wala sa out of the picture. No? Kamusta ang Ozamin City? Ano ang mood ng mga tao sa nangyayaring na lahat ng ito sa kanilang syudad? Well, Jessica, generally speaking, matatawag naman natin na business as usual ang kalakaran dito sa loob ng City Hall. Yung mga dokumento raw, yung mga transaksyon sa Office of the Mayor and Office of Vice Mayor ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Ngayon, nung July 30 na naganap itong raid na ito, nung kinabukasan pa lamang naman, mabilis naman kagad yung pag-take over nitong lumalabas na highest ranking public official. Ito yung second councilor na si Gurlet Luan Singh. Siyang pumalit na acting mayor muna dahil wala itong si mayor, wala si vice mayor, wala rin yung first councilor. At naging normal naman daw ang operasyon, sabi dito ng mga empleyado. Ngayon, kung tatanungin naman natin yung kabuuang sitwasyon dito sa paligid ng Ozamin City, siguro Jessica, masasabi natin sa may dalawang linggong pananatili natin dito, parang ang posisyon ng mga tao rito. Of course, nandyan yung mga supporters, taga-suporta at mga kaanak ng pamilya Paruhinog na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin na dapat daw ay magkaroon ng hustisya itong nangyaring, sabi nila ay overkill doon sa raid nitong nakaraang linggo. Pero nandyan din naman yung iba pang mga tiga-Ozamis na naniniwala daw na sa loob ng mahabang panahon, tingin nila daw ay sa wakas ay unti-unti nang malilinis ang imahe ng Ozamin City. At yung nangyari daw nung nakaraang July 30, yan daw ang simula nun. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.